Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakakumpirma po ng APT sa pamamagitan po ni Ate Tyrene na talagang hindi po nila pagbabirthday yan si Alden Richards sa Itbulaga. Okay? Ito po yung kumpirmasyon na nakuha natin mula sa APT. Tila baga binasura nila ang proposal dahil pinopropose po ito ng mga kasamahan po ng mga double kids dyan sa Itbulaga na ang gagawin pong comeback ni Alden Richards sa Itbulaga ay mismong araw ng birthday niya. No? At ito po ay hindi po pinayagan ng pamunuan ng APT. Pag-usapan natin yung mga bagay na yan. Ano? Kaya naman ang daming mga Alden fans at mga Aldav fans din ano? Ang nagsasabi na sana magbigay na ng official statement ang Itbulaga na talagang tinanggal na nila si Alden sa Itbulaga. Lahat po yan ay pag-uusapan natin. Habang si Main Mendoza naman po ay ito naman po ano? Talaga bang pinaglalaruan na lamang siya dito sa Itbulaga? Bakit po kasi may pananakit? At ang sinasabi po ng mga netizens, no? Utos man ang Itbulaga o hindi, maling-mali pa rin na sinasaktan po si Main Mendoza na nakikita po ng iba't ibang mga tao, ng iba't ibang mga televiewers. Okay? Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, pag-uusapan pa rin po natin yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung ikaw nga talagang nood ng nood, devoted ka sa pagsubaybay kina Main at kay Alden, ako, ikaw naman kayang-kaya mo naman na magpindot lang dyan sa ibaba ng screen mo. Pindutin mo lang yan. Makikita mo yung subscribe button dyan. Pindutin mo na yan. Para ikaw ang kaunahan na nakakakita ng mga updates kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Soy Empatica. Sabi niya rito, "Thank you, Alden. If you really decide to take a break from showbiz for now, I say that that is one of the best decisions you've made in your career. That Maha should watch and be careful with what she's been doing to Main Mendoza. Doesn't say a word for now, but we all know that when quiet people gets mad, they get really mad. Main is not labeled as Dragona for nothing, right, ADN?" I agree with you, Miss Empatica. No? One of the best decisions that Alden Richards made is to take a break in showbiz. Sana nga po magpatuloy talaga, no? At sana makita talaga natin na nagpapahinga siya. Di ba? Kasi talagang bugbog na si Alden sa trabaho. And when it comes to Main Mendoza, no? Main Mendoza's temper, alam naman natin na mahaba ang pasensya niya. Pero kapag yan ay nasagad, tama po kayo. Hindi siya tatawagin na Dragona for nothing. Thank you so much po to your comment. And now let's talk about the second comment. It came from Miss Soapy C. No, hindi ko alam kung ano yung sinya, pero sabi niya rito, "Alden Richards na po ang bumitaw. Siya na ang nagdesisyon na magpahinga muna siya. Dahil sa nakaambang kamalasan na namang pinagagawa ng sarswelista. Kasi sa tuwing siya ay may project, ano, si Main ang laging bugbog sa social media. Kung saan-saan nakikita, di ba? Kasama ang ewan. Ngayon, end of 2022, siguradong may last recourse ang mga evils. So that kahit hindi nila mabuwag, kaya hindi nila mabuwag-buwag ang fandom, ano, ay may magawa siyang di kanais-nais na nagsilbing point nila para sa next plan for 2023. Nakakahiya kasi pag di nila sinagad ang plano, magiging talunan sila sa mukha ng publiko. At lalo't sa giant ano, fandom ADN at true-blooded Aldab Nation, which is in the history of show business. Ngayon lang, nagkaganito ang Philippine showbiz industry na naging magkalaban ng fandom at ang management.
may pa-hashtag boycott GMA Itbulaga EPT na hanggang ngayon, malakas pa din ang suporta ng mga fans dahil sa social media. Kaya na lang kaya nilang i-fight, ipaglaban ang kanilang love team na gusto. And take note, Aldab Nation lamang ang nakagawa nito. And I agree with you, wala nang iba kundi Aldab fans lang po. Okay, ang pupwede po nating ipantapat dito yung mga fans ng BTS. Yan. Yan ang mga pag nagsalpukan, yung 40 plus million na yan ng mga Aldab fans. Napakarami po niyan. Di ba? Ganun po tayo karami. Alam po natin yan. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Ms. Doris Latupan. Sabi niya rito, hello Mr. Pinas, it's been a while, medyo naglaylo tayo lately, good to be back. And yes, di na bago ang ginagawa nila kay Menggay. Ilang open letters na ba ang in-assume nila na napaniwala nila ang lahat? Maybe doon sa mga walang alam kay Menggay but not true-blooded Aldab Nation, tayo lang ang nakakakilala kay baby girl. For now, hindi na pwedeng magsalita ang mag-asawa. Hintayin nila na masemplang na silang lahat. As for Maha, akala niya siguro joke lahat ng ginagawa niya. Kay Meng, abay, nakakasakit na siya. She should be aware na may mga audiences na nakakapuna sa kanya. One of the reasons kaya di na ako nanonood ng Itbulaga because of 2Ms. Lalo na dyan sa Maha, no? Agaw eksena lagi, pabibo. Baka sakaling maagaw nila ang pwesto ng one and only phenomenal star kahit ilang tumbling pa ang gawin nila, no? They can't never beat our baby girl. Thanks and God bless. Ingat ka palagi. Say hi to your lola granny. At hi din po sa inyo dyan, no? And good to know po na nandyan na po ulit kayo Ms. Doris Latupan, and tama po kayo nga. Hinding-hindi po nila mapapalitan ng isang main Mendoza kahit na sino pang babae ang ilagay nila dyan. Diba? Ito naman kasing Itbulaga, hindi mo maintindihan. Sinuka na nga ng ABS, diba? Hindi na nga rin tinanggap dito sa TV5. Tapos ngayon dyan nila pinag-host. Diba? Ngayon, nagkakalat tuloy. Ngayon, pag-usapan po muna natin ang mga dapat nating pag-usapan sa araw na ito. Ito ho ay yung pagkakakumpirma ng pagkakabasura ng proposal. Meron po kasi yung proposal ng mga taga Itbulaga, in particular mga double cards, no? Na gusto nilang pabalikin si Alden Richards sa Itbulaga, at ang gusto nilang gawin, ang pagbalik ni Alden ay doon po magse-celebrate ng birthday. That's the proposal. Dito po sa pamunuan ng APT, no? It is according to Ate Tyrene, no? Ngayon, ito na, na-propose na. Nung makarating po ito sa APT, binasura po nila, hindi po nila pinayagan. Okay? Ibig sabihin, ang pagbabirthday ni Alden Richards sa APT studio kasama sa Lamaine Mendoza, kasama ang iba pang double cards, ay suntok sa buwan. Hindi po mangyayari sa susunod na taon. Okay? Yan din po yung dahilan kung bakit si Alden Richards ay nakapagbitaw na ng salita na after ng Christmas, magpupunta sila ng Japan ulit. Diba? Yan ho yung kanyang mga statements. Ngayon, ang dami pong nagagalit ng mga Alden fans, na mga Aldab fans, ano? At iba pang mga casual fans dito po sa APT. Sa Itbulaga, ang sinasabi nga po nila, bakit ba kasi hindi na lang maglabas ng statement itong Itbulaga na talagang tuluyan na nilang tinanggal itong si Alden Richards? Hindi yung palagi nag-aabang ang mga fans, hindi yung palagi nga nag-aabang ang mga nanonood para kay Alden Richards. No? Abang ng abang sa Itbulaga, baka nandun na si Alden pero wala pa rin. Kaya nga naman, kung ako po sa Itbulaga, maglalabas na talaga kami ng aming statement kung bakit wala si Alden. Huwag nilang maidahidahilan na si Alden Richards ay busy. Sa sobrang busy ni Alden Richards, napakaraming schedule na naipapasok na mga Christmas parties. Nagagawa pa ni Alden na mag-gym. Nagagawa pa ni Alden na mag-online gamings, no? Ganyan po kabisi si Alden. Okay, ulitin ko lang, wala na pong proyekto si Alden Richards na tapos na po niya ito. Okay, wala na siyang teleserye. Ngayon, punta naman tayo sa sentro ng ating mga updates. Nabanggit po namin nung nakaraang updates natin. Itong si Main Mendoza ay nakikita pong sinasaktan itong si Maha Salvador. At natututukan pa nga po ng kamera. Okay, sabi nga nila hindi raw nagsisinungaling ang camera. At may mga nagtanggol din kay Maha Salvador, no? Sinasabi nila na biruan lang naman daw po yun. Pero kung biruan lang yun, ba't kailangan may sakitan? Okay? Pangalawa,
Sinasabi po nila na baka raw talagang pinagagawa nitong si Mother Frog, no, dito kay Ma Salvador, na talagang saktan si Maine at balahurain ang reputasyon niya sa Itbulaga. Na siyang ginagawa po niya dito sa Itbulaga, no? Well, hindi natin masabi ang katotohanan dahil wala po tayo doon sa loob ng Itbulaga. Diba? Hindi po tayo nakakapag-obserba, pero maraming maraming salamat sa mga nagpadala ng video, no? Ngadto lang po ang aming masasabi. Utos man ang Itbulaga o hindi, hinding-hindi at maling-mali po ang ginagawa po nilang pananakit kay Maine Mendoza. Okay? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.